everyone! Welcome! This is your Pinay Ma'am. Today, ang pag-usapan natin yung na-haul ko dito sa Mumuso. Ayan. At yung nabili ko sa Watson, this is Nude Blush Showil. Bali, nauuso kasi ngayon mga peach color, so gusto ko lang siyang itry kung okay ba sa mature skin. So, ito yung hinol ko. Yung nabili ko is itong Mumuso Eyebrow Pencil. Dazzling Eyebrow Pencil. Number 8 Brown. So, isa pang nabili ko is itong Removal Needle Set. This is 129. Bali, pang alis to ng blackheads o whiteheads. Ito siya. Acne Needle Set. Stainless steel material, durable in use. How to use, disinfect the needle and loop after use. Pierce mature acne by the head of needle. Use loop head to squeeze out the acne. Clean the needle every time after use to store in cool and dry place. Naman, buksan natin tong aking showil. This is 168. Nude blusher is concentrated with highly pigmented light reflecting micro particles that blend naturally into the skin, leaving a soft sheen finish. The feather light formula brings a touch of color while maintaining its glow throughout the day. So bali, ang gagawin natin ngayon is Asian look for mature ma'am, Pinay ma'am. Mura na to kasi itong 168. So ang binili ko pala is number 3. Kasi bali 1 2 3 'yun. So itong number 3 is yung pag titignan mo, akala mo is pare-pareho silang color. Itong nasa gitna, pwede niyong gamitin sa pang-contour. Itong dalawa, pwede ring pang-blush or pwede niyong gamitin eyebrow. So, ang gagawin natin, ito yung brush niya. Ayan. So, anyway, hindi natin siya gamitin kasi maliit. Bali, nakapag-foundation na ako. Ang ginamit ko is cushion foundation ng MAC. Ito yung ginamit ko. This is sa MAC siya, na cushion foundation. Kasi ang gagawin natin is Asian look na nakakabata na makeup. And then, bali, magpapalit ako ng lipstick. Mas gusto ko kasi pag sa Asian look or mas nakakabata yung light color. Then, maglalagay lang ako ng concealer. Kasi pag Asian, kailangan light lang yung makeup. Ang gagamitin ko is itong NYX. Corrector siya for dark circles. Peach yung color niya. And itong Age Rewind. Pang highlight ko. So, ang gagawin ko muna is, magko-corrector muna ako. And then, saka ako maglalagay ng gagamit lang ako nitong bali para siyang lip sheener siya na pangpa lambot ng skin dito sa ating lips. Titest na natin tong Mumuso. So ito siya.
Ayan. Bali pala dito sa dulo. Ito pala yung iniikot. Ayan. Ganito siya kahaba. Medyo mahabang mahaba siya. Hindi ko na didiretso, baka hindi bumat. Ito naman sa kabila is yung brush. Kasi minsan meron akong inopen na eyebrow pencil, hindi na siya bumalik. Pero ito naman, sobra naman siyang mahaba. So, this is medium ang color niya. So, pag ganito kasi, dapat, hindi mo masyadong itataas pag gagamitin mo. Kasi pag ginanon mo, mapuputol siya. So, ang gagawin natin is, iba, dahil medyo makapal yung aking eyebrow, dito mas darker siya at dito sa dulo mas light. So, masyado ko siyang ida-dark banda rito. Ito kasi yung light sa akin. Dahil mas sanay ako gumamit ng mga gel, bali, first time ko lang na gumamit ng ganitong color or pencil. So, kaya ako bumili pala nito. Gusto ko lang siyang, ito lang yung pang line po, tapos yung gel, yung gagamitin ko rito sa gitna. So, ganito. And then, saka ko siya iba-brush. Kasi pag nag-eyebrow ako, hindi ko masyadong tinataasan dito. Kasi parang mas nalilift nga yung konti yung face mo, pero parang mas nakakatanda siya tingnan. So, medyo konti lang yung arc na nilalagay ko. Bali, lalagyan ko yung pinakagitna na. Bali, ang ginagamit ko kasi is Anastasia. And then next. Chido. Eyebrow gel. Gamitin na natin itong aking Shawil. Bali, ayan siya. Medyo malalaki rin yung pan niya. Ayan. So, for 168, this is okay na buy na para sa akin. So, ang gamitin natin is itong light. Medyo itong, ito muna. Maganda yung pigment niya. So, ayan siya. And then, ito naman. Ito is medyo may pagka-brown siya. So, pwede mo siyang gamitin pang contour. Ito naman. Ayan. Hindi siya powdery. And then, yung pangatlo naman is light orange. Ito siya. Ito palang dark. Ito mas darker. Ito yung pang contour. At ito yung isang medyo peach. So, mag-start na tayo. I-powder ko muna yung aking concealer. Para hindi siya mag-oil up. Itong light. Or mas dark. Ito yung unahin ko. Lighter pala siya. So, bali ang color nito is peach. Ito kasi yung nauuso ngayon. So, tinry ko lang din kung pabagay ba siya. Then, lalagyan ko lang dito sa lower.
kong mascara is Lancome. Nose Lancome Mascara. Magpa-blush na tayo. Gagamitin ko is yung light. This one. Ayan. Ito yung gamit kong brush. Parang stippling brush siya. Makita nyo na hindi siya ma-powder. Kasi, pag ginanyan mo, wala kang makikitang powder na bumabagsak. So, pigmented na siya, hindi pa siya powdery. So, this is good for 168. Dito. Tap ko lang, then dito. Ako kasi, pag nagba-blush on ako, parang fresh-freshan lang siya. Ito, and then, magli-lipstick na tayo. So, ang gagamitin kong lipstick ay itong Ashley. Ginagamit ko siyang pang-tint lang dito sa ilalim. And then, ito naman yung sa Sassy. Medyo nude siya. Dito siya sa labas. So, isa to sa nakakabata pag gusto mo yung lips mo is parang medyo tint dito sa loob. Parang sa Korean. Ito muna. Unahin ko muna siya. Color nitong sa Sassy Mauve. Yung shade niya. At mura lang to, mga 150 lang. Sa Watson. Yung lipstick na to, is, ang consistency niya is medyo creamy siya. So, hindi siya nakakadry sa lips. Lagyan ko siya nitong aking pang tint. Dito sa loob. Ganyan lang siya. And then, saka ko siya papatungan itong dark na powder. Para medyo peachy siya. Lagyan ko siya dito ng highlighter. So, ang ginamit ko is ito sa City Mini Palette Rooftop Bronzes. Meron siyang highlighter. So, lagyan ko siya ng konti para glowy. So, guys, ito na ang aking Asian makeup for mature mom. So, lahat ng mga nagamit ko is nagustuhan ko. If you like this video for my Asian makeup for mature face or mature mom, please subscribe and like and click the bell. Thank you for watching. God bless.